Ito po yung ating itatopic ngayon kasi may mga grupo na tila ay hindi nagustuhan ang pag-resign ni VP Sara. Labis nila ikinalulungkot ngayon, mga kababayan. Ayan, nakikita nyo dyan sa screen ko, no? Sabi nga nila, paano na daw? Ngayon wala na si VP Sara. Paano na daw ngayon wala na si VP Sara? Kasi eto, pinost ito ng isang Ilongga. Ayon dito sa caption ng kanyang post, no, next month na baya tana ang training sa matatag curriculum. Ibig sabihin, next month na raw yung training na sa matatag curriculum. 1 month po daw yun, mga kababayan, no? Ito po ay ano sa kanila ni VP Sara. Pero dahil nga si VP Sara ay nag-resign na bilang Defense Secretary, ang tanong nila, paano na kaya sila? Paano na daw next year? Meron pa kaya next year na magaganap na ganito? Kasi eto lang daw ang pagkakataon na makapag-relax din naman sila kahit papano. Sabi ng mga guro dito, at tila, hindi nila nagustuhan talaga kasi sobra silang nalungkot sa naging desisyon ni VP Sara na mag-resign bilang Defense Secretary. Ayan. Eto mga comment dito, mga kababayan. Anong masenyo sa mga kaguro? Tanong dito ni Berlay, isa sa mga nag-post dito, no. Sabi nila, hoping nga mapadayon ang programa nga vacation sa mga teachers. Sana daw ay magtuloy-tuloy ang bakasyon ng mga teachers na ipinagkaloob ni VP Sara, no. Siya nga pala, ikukorek ko lang po, mga kababayan. Hindi po typo error yung kanina doon sa nabasa kong statement ni VP Sara, no. Talaga pala ganito 'yon, no. Nag-file siya ng resignation ngayong araw, June 19, effective daw po yun sa July 19. Ibig sabihin, may isang buwan, 30 days na ano yon yung kanyang pag-resign na yun. O mabibilang na, ganun po talaga, no, kahit sa company, di ba, meron ka pang 30 days para asikasuin yung mga lahat ng dapat asikasuin. Para bang kailangan muna ni VP Sara endorse yung lahat ng mga iiwanan niyang ano doon sa DepEd bago siya tuluyan ng umalis diyan sa DepEd. Kuya Ras, ikaw talaga kauna-unang nagsusuwal kanina sa pag-resign si VP Sara, si Buwana, gita ko. Actually, kanina kasi nabasa ko na yon, hindi nga sa, ngayon gabi ko sana itatopic yun, eh, pero pumutok na nga yung issue na yon, no, at ayun na nga, may mga nagbigay na rin ng reaction ng topic doon, may mga komento na rin sila, may nagbigay na rin sila ng mga kani-kanilang komento, opinion. Yun ang end. Mamina Carnison, mahaba po yung video. Mahaba, 8 minutes eh. Suporta niyo po ha, si Cinemotion. Isa po yan talaga sa mga solid DDS supporter din, no, si Cinemotion. Hindi pa ako vlogger, no, pinapanood ko na yung kanyang mga video, no, at naka-follow din ako sa kanyang page. Eto nga po, mga kababayan, no, sabi ng mga guro, no, nagpapasalamat sila kay VP Sara, no, kasi nga binigyan sila ng 1 month vacation. No, kaya lang ang tanong kung yung bang 1 month vacation nun, eh next year ba ay ganun pa rin. Kasi si VP Sara lang naman ang nag-implement yan. Yan po yung tinatawag nilang matatag curriculum. Alright? Ngayon tinanong niya dito yung mga teachers at tila hindi nila talaga matanggap. Kasi iba talaga ang pagpapalakad ni VP Sara sa DepEd. Talagang nakapag-iwan talaga si VP Sara ng magandang ano sa mga guro, maging sa mga estudyante. Sabi nga ng mga nag-comment dito, nakapanukad na biya unta ang DepEd. Mga comment dito, so sad po ma'am, but nothing we can do except we accept her resignation and so happy for giving us an interrupted 1 month vacation. Sana tulog-tulog lang ito kahit hindi na sa DepEd Secretary. Marami po ang talagang nasad, nalungkot dito sa pag-resign ni VP Sara. Mga teachers, no, siyempre, kasi nga mga DepEd Secretary. May mga nagpapasalamat dito sa post dito sa comment dito sa post na ito. Thank you VP Sara, so sad, kawawa kami mga guro. Maraming salamat for all the effort you've made para
sa kapakanan ng mga teachers, hoping ang mapuli may heart sa mga guro, o yung magpapalit sa kanya ay may puso sa mga guro. Yun ang tinutukoy na. Pero alam nyo ba, may nakita akong post ni Franz Castro, nagbigay agad ng kanyang komento, eh, no? Sana daw inagahanan ni BP Sara ang pag-resign kasi sa loob ng 2 taon wala daw nangyari, sabi niya. Pero sabi ng mga teachers, malaki ang naitulong ni BP Sara sa DepEd. So sino papaniwalaan natin, siya na gumagawa lang ng kwento o ito mga teachers na talagang naranasan nila kung paano nga sila inano ni BP Sara? Di ba? So ito, ito pa yung mga comment dito. Ang guro ining retired na nasakit agi sa pagtudlo sa mga bata nga wala disiplina ang mga aplikante. Pudlo ay kaayo humang. Eh, Bisaya ito eh, no? O, sabi ng mga iba dito, this is my future president. O, nag-comment, me too, ako rin. O, sabi ng iba, no, sabi nila, ako din, president, siya rin ang aking magiging future president. Anyway, mga kababayan, no, ayun na nga, ano kaya ang mangyayari ngayon na wala na si BP Sara sa DepEd? Ano kaya ang mangyayari kay the junior? Magtutuloy-tuloy kaya ang paglagapak niya? Magtutuloy-tuloy kaya ang paglagapak niya? At may mga nagsasabi, baka rin si Tambi ang papalit kay BP Sara sa DepEd. Kailangan ni Tambi yan, mga kababayan. Ha? Alam niyo naman, sa DepEd, maraming mga estudyante, 4 years from now, yung ibang estudyante dyan, for sure, ano na, mga butante na pagdating ng 2028. Baka dyan din magpasikat si Tambi. No? Pero ang balita nga natin, mga kababayan, eh si Lenny Robredo daw ang ilalagay dyan. Sabi kasi ni Franz Castro, hindi naman kasi siya teacher, si BP Sara. Hindi naman daw kasi teacher, bakit siya ang inilagay dyan sa DepEd? Ano naman ang malay niya dyan sa DepEd? Pero ngayon, eto tanong, si Lenny Robredo ba teacher din? Kung siya ang ilalagay? Di ba hindi naman? Ngayon kung may ilalagay ba dyan, karapat-dapat ba si Franz Castro? Abay, kalukuhan niya pag ganyan, di ba? Pag siya ang inilagay dyan sa DepEd, sigurado, alam niyo na kung anong mangyayari. Dahil ito, si Franz Castro ay may kaso ng kidnapping. Ha, ano bang ginagawa niya sa mga bata? Di ba, dinadala nila sa syudad para, ano, para sumama sa mga aktivista, mag-rally. Eh baka mangyari yun. Kaya nga inalagaan mabuti ni BP Sara ang DepEd, lalo-lalo na ang mga estudyante, talagang tinutukan niya para makaiwas sa mga masasamang loob. Yung mga masasamang loob, yung may mga masasamang balak sa mga estudyante. Siguro pinaglisipras na ang nanay niya sa sama ng loob, kaya puro negang laman ng utak. Alam nyo, yan kasi si Franz Castro, tingin ko, nagpapapasinan, mukhang talagang interesado talaga siya sa posisyon niya sa DepEd. Mukhang gustong-gusto talaga na siya ang pumalit kay BP Sara. Pero sana si BP mag-isip-isip din kung may papalit siya o may lalagay siya talaga. Yung karapat dapat, yung may malasakit sa mga guro. Hindi yung may ibang intensyon. Hindi yung bumalahura sa kanya noon tapos lalagyan niya ng posisyon ngayon. Diba? Dapat isip-isip din si BBM. Tandaan niya, ha, wala nang katapat si BP Sara sa DepEd kasi kung ilang DepEd secretary nang nagdaan, eh mukhang si BP Sara lang talaga yung nakagawa nitong crossing ano sa DepEd. 'Di ba? Naayos siya lahat ng mga problema na iniwanan ng mga previous DepEd secretary. 'Di ba? Yung mga problema ng mga teachers sa GSIS, 'di ba naayos ni BP Sara? Yung mga anomalya sa DepEd, naayos ni BP Sara. Ang dami ang nagawa. Yung mga satellite offices, yung mga eskwelahan na napalagyan niya ng access ng internet, nagawa ni BP Sara yun. Narating ng DepEd, yung mga liblib na eskwelahan, no, narating ni BP Sara yun. At talagang nakita niya ang mga sitwasyon ng mga estudyante dyan. Kaya nga, noong nakaraang taon, ay nakapamahagi sila ng mga school supplies, mga iba pang gamit na kinakailangan ng mga estudyante. Diba?
Virginia Malonzo, shoutout. Ano pa ba? Asahan natin kay Francis Castro, eh, di puro negative lang mga remarks siya kay BP Sar. Kaya nga, wala tayong maasahan talaga na ano kay Francis Castro. Alam naman natin na si Francis Castro talaga ay kontrabida sa buhay ng mga Duterte. Oo. Talagang ganyan sila, pero hindi naman sila nagtatagumpay sa kanilang mga kwan. Pero ang balita daw, mga kababayan, ha, ayon nga kay Eric, napanood ko doon sa live ni VFR, baka nga mangyari din itong matuloy na raw yung pagpapa-impeach kay BP Sara, kasi sigurado ipupost na yan ng tatlong party list na mapa-impeach si BP Sara. Ngayong hindi na siya parte ng gabinete ni The Junior. Ang tanong, magtatagumpay kaya sila? Kasi may mga nagsasabi din na baka ito na rin ang umpisa na para pangunahan ni BP Sara ang maisog sila ni Mayor Baste. Kaya baka daw mag-join force itong magkapatid. Felipe de la Cruz, mas maganda nga kung pati ang kanyang pagiging busy ibigay nyo na para malaman ang kapalpakan ng lahat. Anong busy? Bibigay yung busy? Felipe de la Cruz, ibibigay mo. Binoto si BP Sara ng 32 million. Tapos ibibigay niya, hahayaan niya. Ano sila sinuswerte? Ah, sila dapat ang mag-resign. Ibigay na nila kay BP Sara yung posisyon ng kwan, di ba? Oo. Oh. Parang pinapasok mo ang sawa sa kulungan ng manok kung si Castro ang DepEd, sabi ni BBS Las Vegas. May punto ka dyan. Parang gano'n, no? Masisilo agad ni France ang mga estudyante. Kaya dapat talaga, no, mamiling mabuti si Da Junior nang i-appoint niyang DepEd Secretary, yung ipapalit siya kay BP Sara, no? At make sure na talagang laging number one, no, sa lahat ng ahensya yung magiging ano, kasi si BP Sara talaga laging number one yan simula lang hinawakan niya yung DepEd. Naku, lalagap lalo mga NPA at komunista pag si Pras Castro ipapalit sa DepEd, sabi ni Virginia Malonzo. Malawang, kaya nga dapat ingatan talaga, no, maging maingat si BBM sa pag-appoint ng DepEd Secretary. Ngayon ang balita, si Lenny Robredo daw. Oo, yun ang naririnig natin, no, nababaltaan natin. Meron pa nga si Kiko Pangilinan, eh. Bobot, shoutout sa iyo, ha. Wala na si Sara sa DepEd. And bahala na sila ngayon. Ang mahalaga, nandiyan pa rin siya bilang Vice President. At sana, no, tutukan niya na lang ang trabaho niya bilang Vice Presidente. No? At yun, may pagkakataon na siya para sumama ngayon sa ano, sa maisip pistrali. Wala na siyang rason pa para na ano, kasi paaring isa rin sa mga rason kung bakit hindi siya nakakadalo sa maisip pistrali dahil na rin party pa siya ng gabinete ni Da Junior. No, pero ngayon, eto na nga, baka nga eto na yung hinihintay ng lahat. Sabi nga nila, baka daw eto na yung tamang panahon. Kaya doon sa mga bumabatikos kay BP Sara, pag nangyari na yung tamang panahon, magtago na kayo. Lalong-lalo na yung mga bayarang vloggers na patuloy na naninira kay BP Sara. Kanina may nakita na naman akong gumawa ng video na kung saan talagang si Tatay Digong ay pinatay na nila. No, meron ako napanood na naman sa TikTok. Kaya maraming galit na galito sa ano, mga nag-a-upload na yon. Galing talaga ng mga bayaran. Ano? Talagang gusto talaga nila si Rael, si BP Sara, at si Tatay Digong, pati si Baste. At maging si Roque, ha? Matindi, ha? Talagang binaviral talaga, tinitrending talaga nila itong issue about Roque, ha? Talagang pinapakalat nila kasama yung lalaki, no, na kung saan nga pumunta ng ibang bansa. No, talagang pinapalabas nila na si Roque ay may boylet at pinaggagastusan daw ni Roque. Pero alam naman natin kasama talaga sa ginagawa nilang paninira. Ang tanong, hanggang kailan sila ano niyan? Kasi mukhang hindi naman papatusin ni Roque. Hoy, shoutout sa ating 23 live viewers, ha. O, paki-like po ng ating live. Bakit ba nawala na yung mga viewers natin? Nasaan na kayo? mga viewers natin. Ayan, paki-like po ng live natin, ha. Eto, pakinggan natin itong pahayag ni Roque patungkol dito sa pagbitaw ni BP Sara bilang DepEd Secretary at co-chair ng NTF-ALCAC.